Usad pagong po ang traffic sa Alabang-Zapote Road kahit ang pinapayagan lang dapat ay yung mahalagang biyahe tulad po ng pagbili ng pagkain o gamot. Naantala tuloy maging ang ilang delivery truck at ambulansiya. Tinutukan po yan live ni Darlene Kai. Darlene! Vicky, umaga pa lang kanina ay halos wala nang galawan yung mga sasakyan sa magkabilang lane ng Alabang-Zapote Road. Ito yung papasok at palabas ng Las Piñas, ang dahilan ng mahabang pila ng mga sasakyan paghigpit sa checkpoint. Maaga pa lang, napakahaba na ng pila ng mga sasakyan sa magkabilang lane sa Alabang-Zapote Road sa boundary ng Las Piñas at Cavite. Sa dami ng naipong riders, hindi na nasusunod ang social distancing. Ilang oras silang nabilad sa matinding sikat ng araw, may ambulansya pang naipit. Sa dulo ng pila ng mga sasakyan ay checkpoints o quarantine control points. Dito nagtatagal dahil isa-isang iniinspeksyon ang mga sasakyan. Ang dami pa pong lumalabag sa quarantine, kaya tayo nagigtit. Mas pinaigting pa namin yung implementasyon ng enhanced community quarantine dito sa lungsod ng Las Piñas. Ang pwede lang makalagpas sa checkpoints ay mga essential personnel gaya ng health workers at mga magde-deliver ng mga pangunahing produkto. Pinapabalik ang mga hindi makapagbibigay ng sapat na rason kung bakit sila nasa labas. Chine-check pati physical distancing ng mga pasahero sa bawat sasakyan, pati na ang kanilang body temperature. Nag-drop po kami ng grab food. Nag-deliver po ako dyan sa may Bacoor. Pipick up po ako ng mga needs ng mga medical po. Kasi mamamalengke lang ako, sarado yon. Umikot ako tatlong ikot, sarado yung mga gate. Dito ako pinag-U-turn. Naiintindihan naman daw ng ilang motorista ang paghihigpit, pero sana raw ay mas mapabilis ang proseso. Dapat po kasi dito, marami sila na nag-ano ng mga nag-check kasi ang mga motorista po kasi ang dami dumadaan dito eh. May express lanes para sa sasakyan ng essential workers at delivery pero hindi maiwasang bahagya silang maantala dahil sa dami ng mga sasakyan. Kung estimate po natin ng sasakyan dito sa Alabang-Zapote Road na dumadaan, talagang 1,000 pa po yan. At mga 30% to 40% yan talagang nagtatry pumasok sa Las Piñas yung mga hindi autorizadong mga individual. Yung po yung aming tinatarget na hindi po sila makapasok. Kahapon, nagpatupad ng anti-loitering ordinance ang Las Piñas LGU. 1,000 pisong multa at hindi bababa sa 1 buwan na kulong ang parusa sa lalabag. Dito pa rin sa Las Piñas, nagsimula ng mamahagi ng 8,000 pisong ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program ng DSWD. Nagbahay-bahay ang mga social worker kasama ang mga pulis sa Barangay Ilaya. Isa si Joanna sa 196 na nabigyan ngayong araw. Wala siyang kita mula pa noong nag-lockdown, kaya problemado kung saan kukuha ng pambili ng pangangailangan ng 2 maliliit na anak. Sobrang saya po. Malaki pong tulong po ito. Mahigit 67,000 households lang ang aprobadong beneficiaries ng SAP sa Las Piñas. 46% yan o wala pa sa kalahati ng kabuuang populasyon ng lungsod. Yung mga hindi siguro napasama sa mabibigyan kasi at saka qualified talaga sila, siguro yung kanilang mga isubmit namin sa national DSWD, yung remaining na master list na hindi po mabigyan. Nasa 20 individual naman ang nahuli sa Muntinlupa dahil sa paglabag sa enhanced community quarantine. Matapos sumailalim sa profiling, pinauwi rin sila pero mahaharap pa rin sa mga kaukulang kaso. Mahigpit ding binabantayan ang mga checkpoint sa Muntinlupa kaya naiipon ang mga sasakyan. Vicky, sa mga oras na ito ay nananatili pa ring mahaba yung pila ng mga sasakyan pero doon na lamang sa lane na papasok ng Las Piñas. Para naman sa COVID update dito sa lungsod, 83 ang kumpirmadong kaso, 11 nakarecover na at 7 ang pumano na. 66 naman ang suspected cases. Hindi pa nagsisimula yung mass testing dito sa Las Piñas at yan pa rin ang patuloy na pinag-uusapan at inaayos ng LGU. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa'yo, Darlene Kai.